Mana mai sukut nuot hap ogang zai shin. I'm here to inform you that in the Philippines there has been 140% high increase of HIV cases. This means there is an alarming HIV growing epidemic. Alam mo ba na 97% ng HIV cases dito sa Pilipinas ay naipasa sa pamamagitan ng sexual contact? Uulitin ko, 97%! Kung masyado kang mapangas at hindi mo makontrol ang hilig mo sa pakikipag-boink-boink ng walang pag-iingat, panahon na para magising friendship. O sige, ganito na lang, mamili ka. O death row sentence. Just in case nakalimutan mo, sinasabotahe ng HIV ang white blood cells mo na ang pangalan ay CD4. Pero ipapaalam ko sa iyo ngayon, hindi po sila marunong kumanta. Kapag umonti ang CD4, ang protection mo laban sa mga iba pang infection ay humihina. AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ang pinakamalalang anyo nito. Hindi mo malalaman hanggat hindi magpapascreening ang pag-exam ng dugo. Para po sa iyong kaalaman, libre po ang HIV screening sa Department of Health. Libre rin po ang gamot para dito galing sa DOH. Pero hindi na po libre ang bayad sa ospital. Huwag po tayo matakot magpa-screening. Ang chismis po ay hindi nakakamatay. Yun nga lang ang chismosa sa sobrang daldal, baka biglang may sumakal! Bagamat hindi man nakakagaling ang mga gamot laban HIV, basta tama ang pag-inom, nakakatulong ang mga ito sa pagpahaba ng buhay at pagtigil ng pagkalat ng laki. Ayon pa sa statistic, 94% ng may HIV ay mga lalaki. Kaya naman ang pagkamit ng kondo ay malaking bagay sa pakikipagtalik. Teka, mali picture. Sabi ko, kondom, hindi kondo. Lamivudine, zidovudine, nevirapine. Mapapansin na lahat ng gamot na mga ito ay natatapos sa mga letrang I-N-E, as in, ineng. Basta kapag HIV, isipin mo, zipper, lampa, zipper, neto. Mapapansin sa mga unang letra na magkapareho ang sa gamot pati sa salitang nagre-representa. Ang salitang lampa ay code word para sa gamot na lamivudine. Ang salitang zipper ay nagre-representa para sa zidovudine. At neto ay nagre-representa naman sa gamot na nevirapine. Pare-pareho nitong hinaharang ang reverse transcriptase ang responsable sa pagdami ng HIV virus. Alam mo ba ang nevirapine na gamot ay naiba sa lamivudine at zidovudine? Dahil direktang aksyon nito sa reverse transcriptase mismo. Habang ang lamivudine at zidovudine ay magkapareho at madalas magkasama sa isang tabletas. Buti pa ang gamot! May forever! Para naman sa mga buntis,
Malayang makakainom ng mga ito ang may HIV para maiwasan ang pagpasa ng virus sa baby. Napaka-importante din bantayan ang unang linggo ng pag-inom. Baka may nakakabahalang allergic reaction bago ipagpatuloy. At kung may problema naman sa iyong atay, kagaya ng tropa mong alcoholic, ipaalam ka agad sa iyong doktor para makipag-inuman at pumare! Party has to do the house tonight. Everybody just want a good time. Joke lang! Kailangan ipalam sa doktor kasi maaari may masamang epekto ang mga HIV drugs sa mahinang liver. Gaya-gaya sa bakterya, pwedeng lumakas ang virus laban sa mga gamot. Ang virus resistance ay problema, kaya dapat mas mautakan ito. Sa pamamagitan ng pagsabay-sabay ng mga gamot na magkaiba ang espesipikong aksyon, tulad ng pagsabay-sabay ng pag-inom ng lamivudine at cidovudine sa nevirapine.